Yan, nakapag-decide ako na i-level up yung aking pagiging isang trucker dito sa Canada. So, nag-decide ako na lumipat ng ibang company. Hindi ako na-fire out dahil dun sa pinasakay ko yung aking mga subscribers. Hindi, kasi allowed akong mag-vlog sa biyahe, which is yun ang sinabi sa akin ng HR recruitment namin na sa Torque, na pwede akong mag-vlog. As long as, yun nga, hindi makikita yung pangalan ng Torque, but yun, makikita pa rin yung pangalan kasi ang hirap mag-edit eh. But anyway, so hindi ako na-fire out dahil dun sa tinulungan ko yung driver na tumaob, kung naalala ninyo. In fact, nakausap pa nga ng aming recruiter yung driver nung habang nandun sa loob ng truck dahil nga nag-text ako na kahit anong mangyari, hindi ko iwanan tong tao na ito. So tumawag sa akin, tinanong ako kung okay lang ako. So sabi ko, kausapin mo tong driver. So yung driver naman, yun nga, yung nawala na video, na na-delete yung video dito sa tong GoPro kong nagamit ngayon. Na-delete siya dahil pagod na ako that time, tapos ay kinakalikot ko pa. So na-delete lahat yung conversation doon. And yan, nakausap pa nga niya yung driver ng aming HR at nagpapasalamat nga yung driver dahil nga nandun ako na tumulong sa kanya, no? So nagpapasalamat din yung HR namin. But hindi yun ang reason na para umalis ako dun sa Pulsoling, sa Torque Enterprise, sorry. And yun nga ang reason, dahil gusto kong i-level up yung aking pagiging isang tracker dito sa Canada. Gusto kong i-try yung mga bagay na hindi ko pa na-try simula sa Pul. Tapos na ako sa tanker sa Saudi Arabia, nag-tanker na ako, nag-refer na ako sa Europe. Dito sa Canada, nag-tanker na rin ako, nag-refer na rin ako dito. So hindi ko pa nasubukan yung napaka-challenging na trabaho at saka kakaiba. Kakaiba talaga siya. So bali, shortcut ko na to. So pumunta ako ng Saskatoon. Pinadalan lang ako ng ticket. Nag-fly ako from Winnipeg to Calgary, din Calgary to Saskatoon, then nagstay ako doon for 3 days. And nagtraining ako doon for 3 days, then pinauwi nila sa akin yung truck dahil taga Winnipeg ako, dito ako magmumula ngayon sa Winkler dito sa Manitoba. So balidala ko yung truck dito sa bahay, kinarga ko yung mga gamit. So from Saskatoon, nag-bobtail lang ako papunta dito sa Winnipeg para lang bayad yun, ha, para lang dalhin ko yung truck. And yeah, gusto ko lang ulit magpasalamat doon kay Kevin Pinoy Maniho dahil siya yung nag-back up sa akin para makapasok. So kung magtatanong kayo, siguro nagtataka na kayo. Siguro inisip niyo Kevin Maniho, Pinoy Maniho. Yeah, nandito na ako sa Qline ngayon. So nandito na ako sa Qline. So yung magiging trabaho ni Kevin Maniho, ni Kevin Pinoy Maniho, magiging trabaho na rin. Parehas na kami ng trabaho, kakarga ng mga heavy loads, wide load. So nandito yung truck, pinadala sa akin yung truck. And kakarga ng gamit, then magkakarga ako ng mga pagkain ko, mga ibang gamit. So wala akong dalang trailer, di ba? Binayaran nila ako from Saskatoon papunta dito sa Winnipeg na truck lang ang dala. Di ba? Parang kumbaga sa ibang company, logi yun na da-drive ka ng almost 900 kilometers tapos wala kang dalang trailer, di ba? Sa kanila hindi, wala silang pakialam doon. So, Kevin Maniho, Kevin Pinoy Maniho, thank you so much. Kay Manoy, thank you so much. Kay Juban, thank you so much. Doon sa, nakita kami doon sa Saskatoon, nag-meet kami nila Manoy, tsaka si Juban, tsaka si Kevin. And yeah, ito na nga. So, ito na yung, ito na yung bago kong company. And, which is, nakita ko rin na maganda, iba siya sa ibang company. But, ito, more on ano lang, hard work talaga. Kaya gusto kong i-challenge yung aking sarili. Gusto kong subukan ang aking sarili na magkarga ng mga heavy equipment dahil hindi ko pa nga nasubukan yung mga ganung bagay. Welcome to Qline, guys. Welcome to Qline. So ito na yung bago nyong makikita ngayon sa aking vlog. Kakarga tayo ng mga wide load, heavy equipment, tarping, securing loads, marami, etc. Nung una, ayaw ko, sabi ko, ayaw kong pumasok sa mga ganyan dahil nga more on hard work, right? But iba kasi yung bayad dito. Sa ibang company, kung binuburaot nila yung mga trabante nila sa bayaran sa mga flat deck or sa mga lubid, dito hindi. Iba. So, let's try na subukan itong new company. And ito yung pantapat ko doon sa pina-previous kong company kasi mas maganda siguro ang sahuran dito. Hindi ko pa na-try, but after 3 months, malalaman natin kung ano yung improvements. But now, as of now, hindi pa ako pwedeng mag
biyahe ng US kasi nga wala pa yung PR ko rin. So, within Canada lang muna ako. And hindi pa to yung truck na gagamitin ko. Temporary lang siya dahil nga Canada lang ako. So, pag once na lumabas na yung PR ko, lalabas na yung new truck na ibibigay nila nung pang-America talaga na truck. So, ngayon, ngayon ay, ano muna, pupunta akong Walmart, bibili ako ng microwave dahil yung microwave na gamit ko sobrang laki, hindi magkakasya dun dito sa truck na ito. Tapos may mga ibang gamit akong bibili, mga pagkain. So samahan nyo ako sa Walmart. Right, welcome to Qline, guys. Okay, so bali yung aking sasakyan pag nandoon ako sa nag-start na nga ako, hindi ko na siya magagamit dahil dinadala ko na yung truck sa bahay. So obviously ito, naka-park na lang dito sa garahe. Okay, pupunta muna ako ng Costco kasi may pinapabili yung pamilya. Costco, then Walmart. Then dadaan ako ng truck, ibabalik ko yung mga ano, yung mga IDs, fuel cards, susi ng truck. First time ko makapunta dito sa Walmart ng malapit sa ano, sa Polo Park. Kasi madalas yung pinupuntahan kong Walmart ay malapit lang sa McPhillips. Hindi ako napunta dito. Basta lang, kaso lang ay pupunta ako ng tawag doon, Costco. Kaya dito na ako bibili. Oops. See you. I see you, what you're doing, girl. Here tayo. Dito tayo sa kilid. Malapit sa postcard. So tara, sa loob. Okay, so ito, $14.97, $15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22. So $14, kumuha ko ng isa. Kailangan ko rin ng comporter, yeah. So $19, kailangan ko ng isa. Kumuha na rin ako ng medias na 20 piraso, $10. Kaya masarap mamili sa Walmart, mura. Okay, so unan, $4 ang unan. Baka may mas mura pa dito. Okay, so ito na. Ito na lang. Ay, dalawa. Dusa. Isa lang kailangan ko. Isa lang kailangan ko. Ganda sa pinakailalim. So, mga kailangan ko lang sa truck yung aking nabili. Oh, andito pala mga gamit ko. Costco, dalawa pala, Costco sa Dalarama. Okay, Costco. Hanap ng parking dito, paunahan ng parking dito. Yun, may lalabas na. Ay, may nakasunod pa sa likod. Ayun, no? May labas, ayun. Sige, labas. Ay, pag-ibig. Hindi naman pala.
Kaka-park lang niya. Still nandulo. What the... Wow, ganda oh. Kita niyo yan? What the... Yan yung mga tao na wala nang magawa sa kanilang pera. Ayun, nailumabas. Tama. Dito sa Costco, bawal mag-vlog dito. Napagalitan ako minsan dito. Ay, ay, ay. Pag-ibig, hindi naman pala. Ay, naka. Ayun, yun, 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 yun. Yun, may... Nag-prepare ng ganyan, ano. Yun, nag-prepare siya. Dito kasi ang babantayan mo, yung mga nag-prepare ng nagkakarga na kanilang mga gamit. So, ibig sabihin, patapos na yan. Ayun, lumabas na siya. So, ako naman yung papasok. Kasi dito, pag paparking ka sa Costco, laging paunang ano, dahil kakarga ka ng mga pinamili mo sa likod. Yung isang sasakyan, nagmamadali pa. Kala niya makakauna siya. Okay, so tapos na ako dito sa aking pinamimili. Pauwi na ako sa bahay. Kakarga ko lang siya sa truck, then balik ako dun sa garahe. Bahay ni Pinoy-Pinoy. Pinoytrucker.